Good day mga Rema Peeps! Actually, maulang araw mga Rema Peeps. Hindi pa na ako mabuking, syempre. By the way, ngayon, nandito na ako sa Mesosano. Papasok ako sa may Greenfield Subdivision. Yung usual kong dinadaan, papuntang SM Fairview or basta Commonwealth. So, pupunta ako ng Toyota Fairview, yung pinagkuhan ako ng parts. Yung sa may malapit sa SM Fairview. Kukain ko yung lower radiator hose tong order. Ayun, so titignan ko kung makakabit ko mamaya. Eh, since walang bubong yung garahe namin. Or wala pa. So titignan ko kung makakabit ko mamaya. Pero malamang negative kasi pag umulan nangyari. Ayun. So ito, mamaya na mga Rema Peeps. At medyo marami palikuliko dito. Baka din kami sumalubo. Kaya na mga Rema Peeps. Alright mga Rema Peeps. Kakapark ko lang rito sa may Toyota Fairview. Kukain ko na yung lower radiator hose. Pero syempre mga Rema Peeps, eh, pagkakuha ko ng hose dun sa parts, magkocoffee naman ako dun sa may pinakalabi nila. Pasok muna ako mga Rema Peeps! Alright mga Rema Peeps, kalalabas ko lang dyan. Unfortunately, wala ako ng pwesto dun sa may lounge nila eh. Loaded kasi siguro syempre maraming papaservice, naging core ng auto or etc. Anyway, kaya yung kape ko dito ako nalang inumin. Ito na nga pala yung aking parts. Lower radiator hose mga Repa. Itong Revo. In fairness ha, hindi siya ganun kamahal. Magkano lang ito? Although made in the Philippines, pero syempre kailan pa ba itong auto? 2002. Pero yung materials na ito, syempre Toyota talaga ito. Anyway mga Repa, magkano lang siya? 255. Itong lower radiator hose, kasi nagpalit nga ako rito, yun nga matagal na, 2014 kung di ako nagkakamali. Yung upper naman, nagpalit na rin ako nun eh. Hindi ko siya matandaan pero mas mahal siya rito, nasa almost 1 or 1.2 nung time na yun, kung kailan pa yun. At ang alam ko is nauna kung nagpalit ng upper, yun, tapos ilang days lang or weeks sumunod to. And yung bypass hose, yung maliit, yung parang number 7 lang, kung hindi siya naka number 7, ang size lang nun, isang diretso, isang dangka lang yata. Yun yung ano ko, nag-inquire ako, kaya nag-buy order, eh since hindi pa naman sira, ba't magpapalit. Nasa 580, ang late. Ang sabi ko, bakit mas mahal siya, compare dito sa may lower hose, na pagkahaba-haba, tapos sinurge. Eh sir, kasi kapag ganitong code, is Japan talaga to galing. Yun, so ang importante, may parts. Kaya lang 1 month daw pag-orderin, kaya balak mag-stock. So siguro yung next change oil ko, pagbili ko ng oil filter, bibili na ako nun. Ayun. Ilang mga Repa, magkakabi muna ako. Okay mga Repa, share ko na rin ano, nung bago pa ako sa Transportify, yung mga naranasan ko, yung mga hindi ko makakalimutan. Siyempre bago ko nun, naalala ko yung unang-una kong booking is, yung Cakes by Miriam. Ang unang location nila nun sa may ano pa mga Repa. Sa may kung di ko nagkakamali, Alvarado Tondo Extension, parang ganun eh. Oh, excuse me, nag-burp ako. Anyway, yun yung lumalabas nun is Alvarado Extension Tondo. Yun pala mga Repa, Alvarado Tondo Extension. Eh syempre bagon ako, diba? Lumabas yung kulay blue, scheduled booking, so kinuha ko. Tapos, nung una, kasi pag-accept mo ng booking, ay by the way mga Repa, before pala, yung pag-accept ng booking nun mga Repa Peeps, wala pa yung dalawang square na makikita nyo ngayon. Di ba ngayon, pag-click mo ng booking, may countdown, tapos may dalawang square, tapos accept ulit. Dati hindi, talagang accept lang. So, dati talagang, let's say, napakaraming booking, hindi pa ganun karaming members nung kundi ako nagkakamali. So talagang, pag matuling ka, talagang sa'yo agad. Kaya nga ngayon, buti nga binago nga nila eh. Alam mo yun, yung may dalawang square. Kaya nga mas fair ngayon eh. Well, anyway mga Repa, balik tayo. So tinanong ko, kung anong item. Cakes daw, Cakes by Miriam, nung time nun, sinerch ko. So, kilala pala siyang paggawa ng cakes. So punta ako ron. Ang pick up time nun eh, kung di ko nagkakamali, 8 o'clock parang ganon. So yung cake niya
is two-layer ba tawag doon? Two-layer ba? Tama? Oo, oh, de. Anyway, birthday daw. So, wala akong idea kung sino may birthday, no? So, sinakay sa akin. At, yung nagsakay sa likod ng auto ko, ha? Actually, halos katabi pa nga ng sapatos ko, eh. Hindi naman katabi katabi, pero malapit lang yung sapatos ko doon, mga repa. Pero malinis naman yung likod. Ayun, yung naglagay is yung Becky. Becky, alam mo na. Becky na crew or asa kitchen siya. So, pawis na pawis. Yung cake dinadala niya sa may likod ko. So, naisip ko, sabi ko, ba't kaya ito pawis na pawis ka ako? Siguro mainit, di ba? Nagbe-bake ng cake, ganun-ganun. Ito lang yung wala akong sign. Tapos, tinanong ako, sir, bago ka lang. Oh, sir, actually, first booking ko to eh. Ah, sige, pakingatan na lang cake ka. Ganun-ganun pa siya. Oh, naman, sabi ko, ganun. Ito, matindi, mga repa. Ang drop-off sa may Edsa Siang. Tama, Edsa Siang rila. Dinala ko. Pero by the way, mga repa, yung note sa cake, happy birthday, Sela Rodriguez. So, nung time na yun, wala akong pakialam kung sino yung taong yun. Hindi ako interesado kung sino. Kasi nakafocus ako sa pag-pick up nung item or nung cake. At saka sa pag-drop off, syempre excited ako. Sabi ko, oh, cake lang pala dala ko. Ganun-ganun pa ako. Pagdating sa Edsa Siang. Pero bago ako dumating sa may Edsa Siang, tinatawag ko yung tao dun sa may drop off. Sir, good afternoon po. Tawag dito. Saan ko po ba kayo pwedeng kitain? Ganun-ganun. Naalala ko ang sabi ng kausap ko is, o sige, pakidala mo na lang sa ganito, sa wing ganito. Tapos, pakibigin na lang sa waiter or magpa-assist ka sa guard. Ganon. So, kinawa ko naman. By the way, mga repa, sorry, hindi pala umaga yun. Naalala ko kasi hapon nga pala. Oo, tama. Ang pick-up time is, mga, almost, o yung, one pala ng hapon. Sorry, mga repa, sorry. Anyway, so, nasa Edsa Siang ako ng mga around, mga mag-4 or 3. Kasi birthday yata is, or yung pinaka-celebration, mag-start 5:30, parang ganun. So, nagpa-assist ako. Nung unang punta ako dun sa may main entrance ng Edsa Siang, sabi ganun sa akin, sir, na yan? Sabi ganun, sir, kasi walang bakante yung parking dito. So, baka pwedeng ikot na lang kayo, parang ganun. Kasi nung time yata rin, parang may threat or may VIP. Basta hindi available yung main parking. So, ikot daw ako sa kabila na kung saan eh, kaharap yung Shangri-La Mall, may guard daw doon, magtanong ako, sabihin ko, ipakita ko rin yung note, ganon. So, nakita ngayon. So, ikot ako. Sabi ko na sa akin, sir, saan to? Sabi ko, sir, kasi transportify po ako eh. So, nakabook lang po ako. Idadrop ko lang po tong cake. Eh, di tawag siya. Radyo-radyo, ganon. Bawal daw kasi yung pamasok dun sa, ano, sa function room. Eh, buti lang pala mga repa pips, bawal. So, tumawag nung crew. So, sir, asan ba yung cake? Ganon-ganon. Ay, sabi ko, saglit lang, dadaling ko, ha. Eto, malapit mga repa pips. Naalala ko yung Becky na nagsakay nung cake. Kaya pala pawis na pawis. Ang bigat pala nung cake, mga repa. Siguro, estimate ko na sa ano yun. Kada ko nagkakamali, ha. 6 kilos? 7 kilos? Basta parang gano'n, repa. Magaan siya kung iisipin. Ang problema yung grip mo eh. May box. Alam mo yung bulky? Yung parang wala kang pagpepeso ng braso mo. Buti ka mo. Doon ako sa may... Nag-hazard ako. Actually, malayo-layo pa ng konti nilakad ko. Let's say, lumakad ako ng mga 20 meters. Pwera pa yung hagdan, pakyat. Eto na ngayon. Tumawag ng crew. Yung siya magdadala sa function room eh. Payat na matangkad. Sabi niyang gano'n oh. Pagkakuha oh, ang bigat pala na to ah. Talaga makikita mo ano siya mga repa, hirap. Yun, hindi ko makakalimutan yun. Yung pala, nakita ko, pag uwi ko sa bahay, binalita, Sela Rodriguez, tapos pinakita yung cake. Sabi ko, yan na yan yung cake eh. Very merry yun eh, yung strawberry nila na cake, yun yung best seller nila, tsaka dun yata nakilala yung Cakes by Miriam eh. Yun na yun, yun yung first booking ko, na hindi ko makakalimutan. Ano pa ba? Tapos the rest nun, marami nang sumunod ng mga booking. Andiyan yung SM North, kumuha ko. Yung SM North nung time yon, hindi lumalabas yung SM. Lumalabas lang North Edsa. Parang ganun. Kasi may mga location na hindi nababasa ng apps na literal na location like SM. Ewan ko lang kung paano na bago ngayon. Yon. Hanggang sa yun na,
ano po, i-pick up na ako ron. Tapos hanggang sa nagtataka ako, ba't kapag nagbubukin, lumalabas, may heart, yung pala, favorite na ako. Tapos, ano pa ba? Yun, yung isa sa hindi ko makakalimutan din, Repa. Nung bago-bago pa ako nun, ang dalas ko sa Pasig kasi, ang daming booker sa Pasig eh. May immediate booking. Actually, kumakain pa ako ng lunch yun, pero patapos na. Kinuha ko. Nakalimutan ko na kung saan part ng Pasig, pero doon yung sa maraming tao, yung parang palengke. So, tawag ako. Mama na pong item? Senior citizen yata. Sa Transportify ba to? Ganun ba ba eh? Sabi ko, yes po, ma'am. Ano po bang item? Mga itlog na maalat. Salted egg. Kasya lang po ba sa, ano, Rebo? Kasya naman to. Kasi matagal na kami nagbubook sa Transportify eh. Ganun ko na siya. So, punta ako. Yung location, mga Repa. Parang mag-U-turn. Parang sharp right. Bang! Tapos pagdating sa dulo, yun yung dead end. Hindi naman totally dead end, pero garaheng sarado. Andun sila sa may kanan, bago mag yung gate na sarado, yung pinakadulo. Doon ginagawa yung mga salted egg. Mga Repa. Yung palang isasakay ko actually. Pwede ko nung palang ano, intayin na lumamig. Eh since tag-ulan, eh kasi may next booking pa ako nun eh. Kung doon nagkakamali eh. Sasagasaan eh, yung time eh. So sabi ko, okay na po yan. Ganun-ganun. Kaya lang yung pala, round trip booking yun. Kasi yung mga lagay nung itlog na maalat, kailangan kong isoli yung mga crates. Eto na ngayon, antigis pala ng ulo ko nung, kasi kaya pala sabi, balik ulit ako. Sabi ko, wag na. Ang init pala ng bagong gawang itlog na maalat, mga Repa. Imagine mo, sa likod ko. Partida pa, umuulan ha. Umuulan. Ang lamig ng aircon ko. Lumalaban yung init ng itlog na maalat. Dinala ko yung sa ano eh. Sa may San Andres. Bar yun eh. Ginising ko pa nga yung boy or yung crew eh. Yun. Parang, ano pa, galit pa kasi nagising siya. Morning shift daw siya, ganun-ganun. Or hanggang umaga yata. Ang sabi ko, bro, pasensya ka na kasi binubok lang ako. So yun. Yun na, mga Repa, ang init, itlog na maalat. Yun yung simula nun, hindi na ako manubukin doon. Tsaka sabi ko, ang traffic naman kasi sa Pasig, mga Repa. Lalo na sa may palengke, yung puro tao. Yan, mga Repa. Hanggang sa, wala. Ang ginawa ko ng tagalang, mga Repa, peeps, kuha ko ng booking kahit malayo. Kahit lugi ng konti, ginagawa ko yon. Alam nyo bakit? Guess what? Nakatulong. Ba't kanyo? Kasi kahit papano, na-familiarize ako sa mga lugar na kung saan yung fuel consumption ko is ganito pala makukonsumo. For example, kuha ko ng sa Pasig, sa Makati, pinapatulong ko lang siya kahit traffic yan, sa Taguig, etc., kung saan-saan pa. Hanggang sa, may mga nakukuha na akong booking na dun kukunin na malalayo ang biyahe. May round trip pa nga eh. May mga multiple drop-offs, mga call center. So dahil doon, mga Repa, kahit saan naman eh, may mga startup problems eh. Kasi mga kapa-kapa, di ba? Hanggang sa ngayon, syempre, although hindi pa rin 100%, pero may idea na ako. Gaya noon, nung bago mag-December, actually November ba yan? Well, last year, anyway, excuse me. Imagine niyo San Fernando, Pampanga. Malapit sa SM San Fernando, Pampanga. Papuntang Iriga, Bicol. Kinuha ko. Ba't kanyo? Kasi tansyado ko na eh. Yung makukusumok ng gasolina papunta ron. Sa San Fernando. No, kuha nyo? So, kung hindi pala ako kumuha ng mga booking sa mga lugar na yun dati, wala akong idea. O, si may kita pa pala ako. No? Imagine, San Fernando papuntang Iriga, magkano binayad, halos 10,000, nag-tip pa. Parang ganon. Halos 10. Nakadalo pa ako sa tita ko noon. Sleepover pa ako. Diba? Kaya mga Repa, kung ako sa inyo, kumuha kayo ng kumuha. Okay lang yan, malugi ng konti or konti lang kinitak para lang matansya niyo yung fuel consumption. Para pag in case may mag-book sa ganitong lugar, papunta sa ganito, at in-accept nyo, may idea kayo. Diba? So sa una lang yan, pag nakuha yung discarte, paunti-unti. Weeks, number of weeks, months, kuha niyo yung discarte niyan. Alright? Alright, mga Repa peeps, dito lang muna at pupunta naman akong hardware kasi may konti akong papagawa sa harapan ng bahay. May konti lang. Sige mga Repa ha, kung may tanong pa kayo, tanong lang mga Repa peeps. Have a nice rainy day mga Repa. Keep safe and God bless.